Hello mga katropa! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang at napadaan ka sa channel ko, click mo lang yung subscribe button pati notification bell para lagi kang updated sa mga new vlogs ko. Hirap ka bang pakainin ng alaga mong pusa? O kaya hindi siya kumakain ng dry food, ang gusto niya puro wet food lang? Hirap ka din ba sa pag-iisip ng araw-araw niyang kakainin kasi maaaring magsawa siya? Maaaring ang video ko po for today ay makatulong para sa mga sagot sa mga katanungan. Ang gagawin ko po kasi ay wet food, pero ang wet food na to ay gawa sa dry food din. Kasi 'di ba may mga cats tayo na ayaw talagang kumain ng dry, gusto puro wet food lang. Or kaya baka meron kayong mga kitten na hindi pa talaga pwedeng kumain ng kibble, maaaring nagtititing siya, hirap siyang kumagat ng dry food. Pwedeng ganun eh. So maaaring ang video na to ay makatulong para sa mga katanungan na 'yan. Dahil po ang dry food ay i-convert natin into wet food pero with a twist. Ito lang naman po ay i-share ko sa inyo dahil gagawin ko sa mga babies ko today. Nasa inyo po yun kung inyo pong susubukan. Sana po magustuhan ng mga babies ko yung gagawin kong food nila for today. Para naman po dun sa mga for parent na nakabili ng kibble or dry food nila tapos ayaw naman kainin ng mga cats nila, pwede nyo pong subukan ng step by step na ipapakita ko ngayong araw na to sa video na to. Kasi para po hindi masayang yung dry food o yung perang pinambili ninyo para sa dry food, kasi nga ang gusto lang ng cat ninyo is puro wet food lang. Ayaw nila ng mga hard, ng mga kibble, ng mga dry food, masyadong maselan. Tapos, doon naman sa mga four parent na may four babies na pihikan sa pagkain or palaging walang ganang kumain or hirap pakainin kasi maaaring nagsawa na siya sa food na everyday na siniserve mo, baka makatulong din po itong video na ito para magkaroon ng twist yung wet food na pinapakain po natin sa mga babies natin. Sa video po na ito na gagawin nating wet food ang dry food, ay hahaluan din po natin ito ng baby food. Tulad nitong gagamitin ko pong Gerber. Ito po ay baby food na may flavor na apple, blueberry, and spinach. Marami pong iba't ibang klase na flavor nito. Ang lahat po ng yan ay safe po na kainin ng atin for babies. Pero, hindi po siya pwedeng main meal ninyo para sa babies ninyo. Yung hindi nyo siya pakakainin ng wet food or dry food, kundi ito lang. Dahil ito po ay gagamitin lang natin upang magkaroon ng appetite. Dahil ito po ay lack of balance diet para sa ating for babies. Kaya hindi po ito pwedeng ipakain as main meal nila. Kaya ihalo lang po natin siya para lang magkaroon ng flavoring or ibang lasa yung gagawin nating wet food. Ang ingredients po nito ay safe po dahil ang meron lang siya is organic apples, organic blueberries, organic spinach, vitamin C, ascorbic acid. Kaya pwedeng-pwede po ito sa babies natin. Kung may makita po kayong ingredients na may onion or kaya cornstarch, wag po yon dahil hindi po sa kanila pwede yon. Kaya napili ko po ito dahil safe na safe po dahil sa ingredients na kapaloob dito sa baby food na to. Ito po siya. Yan. Ipapakita ko po sa inyo step by step kung paano ko siya ihahalo sa food ng aking four babies. And mga katropa, o nga pala, dahil ito ay may spinach sa ingredients, yung mga cats po na merong urinary tract infection or UTI or kidney disease, hindi po siya pwede ipakain sa ating four babies. Dahil hindi po sa kanila pwede yung spinach dahil mas lalo pong matitrigger kung ano man po yung nararamdaman nila. Kaya careful po tayo
na pumili ng flavor na sana walang spinach kung meron mang ganong sakit yung for babies natin. Pero syempre, di ba, wag naman sana wala namang ganong sakit. Parsley! Kala mo treats! Akala ni Parsley treats, pati ni paprika. Ihalo natin yan sa food nyo. Ito po ang dry food na aking gagamitin. Ayan, niready ko na. Tapos, syempre, ang hindi mawawalang moringa powder sa lahat po ng mga sumusubaybay at palagi nanonood po ng mga vlogs ko. Lagi po talagang present ang moringa powder. Then, calcium vitamins. Lalagyan din natin ang ating homemade wet food. Yan, konti na lang ang calcium vitamins sa mga babies ko. Tapos, ang powdered chicken, ito po ay optional, pero dahil gusto ko pong lagyan ng powdered chicken, pampadagdag po para sa pa-appetite ng food nila, kaya lalagyan ko siya ng powdered chicken. Ito pong moringa powder, calcium vitamins, at powdered chicken po ay available pa rin po sa aking Katropa Pau Shop. Message nyo lang po ako dahil available po yan dito sa Kuwait. Soon po, by mid-January po, magiging available na rin po ang powdered chicken sa Philippines. Ang meron pa lang po ako ngayon sa Pilipinas ay ang moringa powder. Pero next month po, by January, magkakaroon na po ako ng Shopee account na lahat ng mga products ko po dito sa Kuwait ay magkakaroon rin po sa Pilipinas. And ang ating pampagana na organic gerber na may flavor na apple, blueberry, at spinach. Ito po yung naisip kong flavor na gamitin para sa mga babies ko. Sasamahan din po natin ng wet food. Ang flavor po ng aking wet food is tuna and salmon. Yan. Lalagyan din po natin siya kahit paano ng wet food pero hindi naman madami. Para lang pampadagdag flavor. Ngayon, ang una po natin gagawin ay igagrind ko po ang kibble nila, ang dry food. Ilalagay po natin sa isang lalagyan. Yan, yung nadurog nating dry food. Yan na po siya. Then, lalagyan po natin siya ng hot water. I-estimate nyo lang po mga katropa, ha. Then, mix nyo lang. Mix nyo lang hanggang ma-absorb na nung dry food yung water. Then, papakita ko sa inyo kung ano yung magiging dapat na resulta niya. Kulang pa siya sa water. Dagdagan pa natin. Huwag nyong biglain mga katropa ha, kasi baka sumobla naman kayo sa tubig. Maging malabnaw naman masyado yung inyong magiging wet food. Kaya, estimate nyo lang po. So, konti pa. Dagdag mga katropa hanggang makuha na yung tamang texture niya. A few minutes later. Ito na po yung texture na kailangan natin. Ayan. Tatang-taman, hindi ganun kalapot, hindi ganun kalabnaw. Kaya estimate nyo lang po mga katropa. Then, ang ating special superfood ingredients po, ang moringa powder na very, very, very healthy po talaga para sa mga cats natin. Cats and dogs po. Yan, lagyan natin. Haluan ng moringa powder. After po, lalagyan ko na ng calcium vitamins. Ito po, na available din po sa aking Katropa Pau Shop dito sa Kuwait. Kurot lang po kayo. Yan. Dalawang kurot lang po ang nilagay ko. Tapos, ilalagay ko po ang powdered chicken na available din po dito sa Kuwait. Maganda po itong pang-appetite booster. Kaya sa mga walang ganang kumain dyan, ang mga kitten natin, mga cats, maganda po yan pang toppings para sa food nila. Tapos mga katropa, maglalagay din po tayo ng wet food. Pampadagdag lasa din po kasi ito. Yan, pero hindi lahat. Kaya tipid tayo sa wet food dahil ito na, isang bowl na yung ginawa natin. Ito ay pampadagdag lang naman sa panlasa ng ating mga babies. Para naman mas lalo silang ganahan. Konti lang. Tapos, i-mix nyo lang.
Ayan po, namix na ng husto. Depende po sa inyo kung ano pong wet food ang gusto ninyong ilagay. Wala pong problema. Kasi pampadagdag flavor lang naman po yan sa kakainin nila. Tsaka po natin ilalagay ang baby food na gerber. Ito po ang flavor na napili ko. Yan po, ilalagay natin. Depende po sa inyo kung gaano kadami. Dahil ito rin po ay pampadagdag flavor at pampadagdag ng gana nilang kumain. Kaya okay lang po kung gaano karami ang gusto ninyo. Kung gusto ninyong kalahatiin, 1/4 or buo, nasa inyo po yun. Ako kalahati lang ilalagay ko. Next time naman yung another half. Ito po ay nabili ko sa isang supermarket dito sa Kuwait. Tapos, imix lang po. Hanggang mag-combine na silang lahat. Then, ready to serve. Kung naparami po yung gawa ninyo, pwede nyo po siyang ilagay sa ref at pwede nyo po siyang ipakain hanggang 3 araw po. Ito, tingin ko mauubos naman nila to. Na-estimate ko naman siguro. Kung may sobra man, ilalagay ko lang sa ref. Ayan, nagkakagulo na po sila dahil nakita na nila na nandito na yung kanilang food. Nakabang na si Ginger. Pochi, ano yun? Parsley! Excited sila Farshly kasi bago sa pang-amoy eh. Parang sa isip nila siguro may kakaibang pagkain ngayon ah. Ayan si Pochio. Ayan, i-distribute ko na po isa-isa sa mga plato nila. Ayan, 6 plates para sa 6 cute babies. Pochi, ano yun? Ano yun, Pochi? Ayan na po. Saktong-sakto lang pala yung ginawa ko para sa kanilang 6. Ayan, walang natira. Kaya wala na akong ilalagay pa sa ref para bukas nila. Susubukan ko na pong ipakain. Lalo na dito kay Pochi. Dahil si Pochi po, kung napapanood nyo lahat ng vlogs ko, si Pochi po lagi kong binabanggit na maselan sa food. Ayan, sana kainin ni Pochi. Ayan, nag-aabang na sila. Nilatag ko na ang kanilang tray. Pag kumakain kasi sila, dito ko nilalagay sa tray. Ayan, napulot ko po ito sa garage sa Friday Market. Kung napanood nyo po yung previous vlog ko nung namulot ako ng mga gamit. Yan, isensya na pulot ko. Basil! Kain na si Basil! Farshly! Si Paprika! Si Pochi! Ginger! Ginger! Ito po si Ginger! And si Pepper! Ayan, si Pepper! Kain ka na, Basil! Unahin natin si Farshly! Farshly! Ayan si Farshly! Pochi! Basil! Paprika, ginger, ginger, pepper. Watching mga katropa. Sana po may natutunan kayo or nagkaroon kayo ng idea for today. Lalo na po dun sa mga for parents na hindi alam na pwede palang gamitin yung baby food as appetizer ng ating mga babies. Sa mga hindi pa po nakakatry ng aking homemade product dito po sa Kuwait, ito po yung mga products ko. Ayan, meron po akong dried chicken treats, dried chicken beef, moringa powder, ang aking bestseller, jella treats, powdered chicken na nagsisilbi ding appetite booster sa kanila dahil ginagamit ito as topping sa food nila. Calcium vitamins para sa kanilang bones and teeth. Ayan po, lahat po yan. Ito po ang aking mga products na available po dito sa Kuwait. And soon, mga katropa, ito announcement po ito. Next month po, by mid-January, available na po ang lahat ng
aking mga products sa Philippines via Shopee po. Kaya sa mga nagme-message po sa akin, nagtatanong ng Shopee account, mid-January po, lahat ng products ko na nandito sa Kuwait ay magiging available na po dyan sa Pilipinas. Kaya abang-abang na lang din po. Marami pong salamat sa lahat ng mga sumusubaybay, patuloy na nanonood ng mga videos at vlogs namin ng mga for babies ko. Thank you, thank you, thank you, thank you. Maraming po talagang salamat. And sa mga hindi po nag-skip ng ads, thank you din po. Maraming salamat po dahil malaking tulong po yun para sa mga pangangailangan ng for babies ko. Thank you for watching mga katropa. Ingat po kayo lagi. And always remember, think positive and be positive. Bye! Like and share my video!